Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. This is your Kaspacer, Kasyensya, Professor Jun Cahigal. And welcome to this online telescope viewing of our waxing gibbous moon tonight at about 95% illumination. Today is May 24, 2021. And my telescope right now, mga kaspacers, my telescope is pointing at the waxing gibbous moon at about 95% illumination. Alright, so ang ganda po ng ating buwan ngayong gabi. And walang kaulap-ulap. The sky is clear tonight. Pero kagabi, ang ulap. And I failed to record the image of our moon last night. Pero di bali na. Anyway, bumabawi po tayo ngayon. And right now, my telescope is pointing at our waxing gibbous moon at 95% illumination. So, mga kaspacers, mga kasyensya at yung mga suki natin na laging nakatutok po sa aming live stream, maraming salamat po at sana wag po kayong magsawa sa ating ginagawa. And the reason why we're doing this, at kasi ito po yung aming advokasya sa Bedan Society of Young Astronomers and also sa Manila Sirt Astronomers, because we want to bring the telescope to the public. Ayan po, and kasi hindi pa po tayo pwede mag-public telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19. So ito po yung ginagawa natin ngayon. We are bringing the telescope to you, mga kaspacers, mga kasyensya. Okay, so ayan po ang ating waxing gibbous moon tonight, May 24, 2021. So bago tayo siguro magpatuloy sa ating online telescope viewing, gusto ko lang po sana magpasalamat sa mga tumutok po sa programang Space, The Final Frontier last Saturday. Maganda po yung aming topic last Saturday, it is about the Space Shuttle. And there will be a replay of that episode this coming Friday, okay, May 28, 2021. So gusto ko pong pasalamatan ang mga sumusunod kay Miss Gwen Soriano, ay estudyante ko to, kay Miss Paula Altea Noreen Ramos, kay Miss Juvie Castor, Alfred Cristobal, Charbel Paul Rosell, kay Miss Jane Lubensky all the way from Montreal, Canada. Maraming salamat. Thank you, Miss Jane Lubensky. And kay Mr. Alfred Cristobal and kay Miss Andrea Field Ramos. Yan po. So thank you very much sa inyong walang sawang pagtutok sa aming programang Space, The Final Frontier. Alright, and kanina po nag-post po ako ng picture ng buwan ngayong gabi. And marami pong salamat po sa mga nag-comment at nag-react dun sa photo na yan. Kay Don Samuel Benvenida, Aprilin Uy Salcedo, Rafael Maramag, James Pascual, Mendoza Doors, and si Jerwin Lloyd Aljibe. Alright, so maraming salamat po sa inyong mga reactions po dun sa photo ng buwan ngayong gabi na pinost ko kanina sa Facebook. Okay, so in a few minutes now, we will be magnifying the image of our moon. Yan, gustong gusto po ito ni Miss Cheryl Castillo. Sana po nakatutok po siya ngayong gabi sa ating online telescope viewing. Okay, so we will now magnify the image of the moon any moment now. Yan po. So sana nakatutok po kayo and sana nagugustuhan niyo po itong ating ginagawa ngayon na online telescope viewing. Again, we are bringing the telescope to you, mga kaspacers, at yung mga suki natin dyan na nakatutok po ngayong gabi sa Facebook Live. Okay, so eto na po. Here we go.
Yeah, so isn't that fascinating po, di ba? You could see lots of craters. Kaya lang yung iba masyadong maliliwanag na po yung craters. Hindi na masyadong, though maganda pa rin, kaya lang mas maganda talaga pag first quarter. Yan, or waxing gibbous, or even last quarter. Ayan po. So, nakatutok po ngayon ang ating telescope sa Tycho Crater. Kanina nalampasan po natin yung Copernicus. Ayan. So, ngayon nakatutok po ngayon sa Tycho Crater. Ayan. Okay. Fascinating, di ba? So, that crater was named after the famous astronomer Nicholas Copernicus. Ayan. So, imagine nakasakay po tayo sa Apollo spacecraft. And imagine we are orbiting the moon. Okay, so yung mga dark patches po na nakikita ninyo, those are lunar plains. Then yung mga bright areas po are lunar highlands and impact craters. So in a few moments now, yan, idadaan po natin yung ating telescope sa mga dark patches na yan. Igigit na ko po yung Sea of Tranquility. Ayan po, yan. Okay, so yung nasa gitna po, that's the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Ayan po. So, isn't that fascinating po, mga kasyensya, mga kaspacers, di ba? Okay, so ayan po. Yung Copernicus Crater, yan, kung nakikita ninyo, medyo maliwanag po. And hindi pa siyadong, hindi niya siyadong spectacular, unlike yung Tycho. Alright, so ibalik na natin yung buwan. Yan. Okay guys, so sana nagustuhan nyo yan, yung ating magnified image of the moon. Ayan, so imamagnify ulit natin yan in a few minutes. Alright, so siguro bago tayo ulit magpatuloy, this coming Wednesday, May 26, 2021, meron po tayong astronomical event. Unang-una, the moon will be at its maximum perigee. So, ibig sabihin yan, the moon will be closer in its orbit around the Earth. Ayan, so magiging malapit po yung buwan. So, ang effect po niyan sa atin dito, the moon will appear larger than usual. So, yun ang tinatawag natin na supermoon. Ayan po. And, ang special dyan, aside from experiencing or watching a supermoon event, may lunar eclipse po. So, makikita natin yung buwan that will turn red because of the refraction of light. So, mag-reflect po yung red light. So, the moon will turn reddish in color. So, yun ang tinatawag natin na blood moon. Okay? So, this coming Wednesday, May 26, there will be a super moon blood moon event. So, yung blood moon, yan po yung lunar eclipse. Alright. So, yan. Abangan po natin yan this coming Wednesday. So, mamaya, paliliwanag ko po yung mga oras kung ano po yung makikita natin sa lunar eclipse na yan. And so, antabayanan po natin yan this coming Wednesday, May 26, 2021. So, again, in a few moments now, mga ka-spacers, we will magnify again the image of our moon. Ayan, para kay Miss Cheryl Castillo po ito. Ayan, dahil gustong-gusto po niya na minamagnify natin yung buwan. So, in a few moments, we will magnify the moon for the second time. Okay, so let's get ready, mga ka-spacers. Ayan, para makakita pa tayo ng more details of the lunar surface. Okay, so here we go. Yan, okay.
Nice. O, diba, nakaka-amazing. Fascinating talaga yung lunar surface na napakadaming craters. So, iginigitna ko po ngayon ang Copernicus Crater. So, gagaya ng sinabi ko kanina, hindi masyadong spectacular ang Copernicus Crater ngayon dahil maliwanag po yung depression niya, yung loob. So, hindi siya masyadong ganun kaganda. Unlike po nung yung waxing gibbous saka nung pag last quarter. Yan. Okay. And yan, we are now approaching the Tycho Crater. Ayan, ginigitna ko po ngayon yung Tycho Crater. Yan, magandang tignan po yung Tycho Crater. At makikita nyo po yung mga parang puti-puti that radiate from the rim of the Tycho Crater. Those are rays. So, they indicate that the Tycho Crater was formed from an impact event. Ayan, okay. Ayan, so, ayan, nakikita nyo po yung mga dark patches ulit. Ayan, mga lunar plains yan. And yung isa dyan is the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Ayan, so just imagine yourselves, mga ka-spacers, that you are inside the Apollo 11 spacecraft and you are orbiting the moon. Diba? So, kahit dito na lang po, imagine nyo na lang na ino-orbit nyo yung buwan, nasa buwan po kayo. Yan, ako nga, nung bata ako, gusto ko nga maging astronaut. Gusto ko makapunta sa buwan. Pero napaka-imposible nga ngayon yan. Alright, so yan, sana nagustuhan nyo po yung ating magnified image of the moon. Yan, so kung meron kayong mga reactions o mga katanungan or comments about our lunar image tonight, please feel free to type in your comments, your reactions, or even your questions in our comment section below. Yan, so balik na natin yung buwan sa kanyang original size. Yan, alright. So again po, kung meron kayong mga katanungan, mga reactions po sa nakita nyo ngayon sa ating online telescope viewing or comments, just type in your reactions, your comments in our comment section below. Yan po. And later, we will magnify again the image of the moon for the last time. Yan. Okay, so bago tayo po magpatuloy, again, gusto ko po muna magpasalamat sa mga sumusunod na lagi pong tumatangkilik sa ating mga live streams. Kay Miss Gwen Soriano, kay Paula Altea Noreen Ramos, kay Juby Castor, kay Alfred Cristobal, Charbel Paul Rosell, kay Miss Jane Lubensky, thank you very much, Mr. Alfred Cristobal, Andrea Field Ramos, kay Don Samuel Buenvenida, Aprilin Uy Salcedo, Rafael Maramag, James Pascual, Mendoza Doors, and kay Jerwin Lloyd Alhibe. And gusto ko din pong i-acknowledge po ang ating Astro Cowboy himself na si Mr. Arnel Campos, na sana nakatutok po kayo ngayon, and kay Sir Christopher Liu ng Manila Street Astronomers. Okay, so ayan po. And in a few minutes, we will magnify again the image of the moon for the last time. Ayan po. So, namnamin po ninyo mga ka-spacers ang ganda po ng ating waxing gibbous moon at about 95% illumination. So, today is May 24, 2021. Okay, so yan, in a few moments now, we will magnify the image of the moon for the last time. Okay, ayan po. So kung gusto niyo po magpa-shout out, just type in your name and your location, and we will be mentioning your name in our next live stream sa ating Lunar Darity online telescope viewing
ng lunar eclipse this coming Wednesday, May 26, 2021. Okay, so we will now magnify the image of the moon in a few moments now. Ayan, so kung meron po kayong mga tanong or reactions or comments sa inyong nakikita ngayon sa inyong mga screen sa ating buwan ngayon, Waxing Gibbous Moon, i-type nyo po yung mga comments ninyo, yung mga reactions ninyo, or kung may mga tanong kayo, in our comment section below. Ayan. Huwag po kayong mahiya. And sasagutin po namin ang inyong mga katanungan. Okay? Ayan po. So, kung gusto nyo po magpa-shoutout, and mamaya, before we end with our online telescope viewing, I will just explain kung ano yung what to expect dun sa ating lunar eclipse this coming Wednesday. Okay, so get ready mga ka-spacers. We will now magnify the image of the moon. Okay, so here we go mga ka-spacers. Let's magnify the image of the moon. Ayan, fascinating indeed. Ayan, so try to identify kung ano po yung like yung Copernicus crater. Ayan po. And yun Tycho crater. Ayan, namnamin po ninyo yung ganda ng mga craters na yan. And yung mga dark patches. Ayan, yung mga lunar plains. And imagine that you are inside the Apollo spacecraft orbiting the moon. Yun na ginagawa ko sa telescope ko po ngayon. Yan, para tayong nasa spaceship. Okay, so kung kayo ay namangha dun sa ating magnified image of the moon tonight, just type in your reactions or your comments in the comment section below. Okay, so sana nagustuhan niyo yan mga ka-spacers, mga ka-syensya. That's our magnified image of the moon. Okay, so maraming salamat and nagustuhan niyo sana yan. Kung nagustuhan ninyo, let us know mga ka-spacers, mga ka-syensya. Okay, so ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. Okay, so maraming salamat po and bago po tayo magtapos sa ating online telescope viewing, this coming May 26, Wednesday 2021, we will be having an online telescope viewing entitled Lunar Darity. Alright, so this will be an online telescope viewing of the lunar eclipse. So, bali ito po yung mangyayari sa lunar eclipse this coming Wednesday. So, hindi po natin maumpisahan yung eclipse dahil mababa pa ho sa horizon yung buwan. So, moonrise will be at 6:14 p.m. Pero nag-eclipse na, nag-uumpis na ho mag-eclipse yung buwan. Partial eclipse at 50% will be at around 6:20 p.m. The maximum eclipse of the moon, yung magiging pula po yung buwan, will be at 7:18 p.m. Then partial eclipse, again, will be at 8:16 p.m. And the eclipse will end at 9:49 p.m. bago mag-alas 10 ng gabi. Ayan, so that's what we should expect sa Wednesday. Ayan, so our online telescope viewing entitled Lunar Darity. Alright, so maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating online telescope viewing tonight. This is your ka-spacer, Space Commander, Professor Jun Cahigal saying,
Live long and prosper. And shout out sa mga students ko from 11 and 12 STEM. Shout out sa BSYA officers and crew. And shout out po sa inyo na laging nakasubaybay sa ating mga live stream. So always stay safe and see you on Wednesday for our online telescope viewing entitled Lunar Diary. Always stay safe and bye-bye!